Kabanata 1. Sa Zimmervilla sa Niemhi. Nagniningning ang lugar sa mga ilaw, iyon ay gabi ng ika-77 kaarawan ni Senior Zimmer, at puno ng mga bisita ang lugar. Lahat ng kanyang mga anak at apo ay binigyan siya ng regalo, at sabay-sabay nilang hiniling, sana mabiyon pa si Senior Zimmer ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay. Si Senior Zimmer ay mukhang malakas at masigla nang siya ay umupo at sinabing magaling. Lahat kayo ay masunurin. Masaya ako ngayon, kaya tutuperin ko ang kahilingan ng bawat isa sa inyo. Sabihin niyo lang sa akin ang gusto niyo. Lolo, gusto ko po ng apartment malapit sa dagat. Hindi naman po iyon kamahalan, nasa $1,000,000 lamang po. Lolo, gusto ko po Chanel Limited Edition na bag. Lolo, gusto ko po ng BMW sports car. Lolo, gusto ko po ng Rolex watch. Sige, aking tutuperin isa-isa ang iyong mga hiling. Ginawa ni Senior Zimmer, lahat ng kanyang pangako nang walang alinlangan. Tuwang-tuwa ang mga batang humingi ng regalo. Halos lumuhad sila sa sahig bilang pasasalamat. Habang tinitingnan ang tuwa sa mukha nila, nagagalak din si Senior Zimmer, kita ang kasiyahan sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang isa sa mga manugang niya mula sa mga Zimmer si Harvey York, ay lumapit bigla. Sabi niya, Lolo, pwede niyo po ba akong bilhan ng scooter? Mapapadali niyo nang pamimili ko po ng mga gulay. Des, nagulat ang lahat ng mga Zimmer. Halos lahat ay hindi makapaniwala habang nakatingin kay Harvey. Nasiraan na ba siya ng utak? Anong klaseng hiling yan? Bakit siya humihingi ng ganoon? Isa pa, wala naman siyang binigay na regalo kay Senior Zimmer para sa birthday party niya. Hindi ba ang kapalang mukha niyang humingi kay Senior Zimmer? Tapos ang hinihingi niya pa ay scooter. Sinasadya niya ba ito para pahiyain si Senior Zimmer? 3 taon ang nakakaraan, hindi nila alam kung saan nakita ni Senior Zimmer ang lalaking pangalan ay Harvey. Pinilit niya ang kanyang pinakamatandang apo na pakasalan siya. Dahil masaya si Senior Zimmer, naisip ni Harvey na baka tuparin ang kanyang hiling dahil maliit na bagay lamang ito, ang galak sa mukha ni Senior Zimmer ay biglang napalitan ng Simon Gott. Binato niya ang hawak niyang baso at nagkalat ang mga bubog nito sa sahig. Galit niyang sinigaw, B*****Stardo. Pumunta ka ba sa birthday party ko para makisaya o sirain ito? Ang asawa ni Harvey, si Mandy Zimmer, ay dali-daling lumapit at nagpaliwanag, Lolo, pagpasensyahan niyo na po si Harvey. Dapat po tayong magsaya sa araw na ito. Huwag po kayong magalit dahil sa kanya. Kinaila niya si Harvey sa tabi. Sa puntong din iyon, ang pinsan ni Mandy, si Queen Zimmer ay nangutya. Mandy, tingnan mo iyang walang kwenta mong asawa. Ngayon ay ika-70 na kaarawan ni Lolo. Wala siyang dalang regalo. Ang kapal ng mukha niyang humingi kay Lolo. Kailan pa siya nagkaroon ng lakas ng loob? Totoo yan. Wala siyang modo. Sino ba siya para humingi ng bagay-bagay? Hindi ba niya nakita maraming bisita ngayon? Nakakahiya talaga. Ani ng pinakamamahal na apo ni Senior Zimmer si Zach Zimmer. Hindi niya kailanman nakasundo si Mandy. Ngayon ay nahanap niya ang pagkakataon na bugyain siya. Isang walang kwentang B*****Stardo. Anong karapatan ang meron siya sa pamilya natin? Oo, pinahiya niya tayo. Naiintindihan ko na, sinadya niya ito para inisin tayo. Gusto niyang sirain ang kasiyahan ni Lolo. Wala siyang silbi. Andami na nating katulong sa pamilyang ito. Kailangan niya pa ba talagang umalis para bumili ng mga gulay? Hindi ka naman nagtatrabaho ng husto para rito. Nakakahiya. Sa tingin mo ba may halaga ka sa amin, lumayas ka na ngayon. Bubugbugin kita kung lalo mo pa kaming papahiyain. Habang nakikinig sa mga pangungutya at akusasyon ng mga Zimmer, walang magawa si Harvey kundi yumuko. 3 taon ang nakararaan, baka ikinamatay ni Zimmer ang pang-aalipuste sa kanya kung hindi siya kinupkop ni Lola Zimmer. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nag-reklamo sa lahat ng uri ng trabaho para sa mga Zimmer sa nakalipas na 3 taon. Lolo, ang manager ng York Enterprise si Don Zander, ay pumunta para batiin ka. Sa iyo pong kaarawan, sabi ng isang nasa pintuan. Maya-maya, isang matangkad at guwapong lalaki ang pumasok sa bulwagan ng may ngiti. Ang York Enterprise ay isang negosyong pag-aari ng pinakama-impluensyang pamilya ang mga York ng Southlight. Bukod dito,
Si Don ay isa sa mga project managers na nagtatrabaho para sa York Enterprise. Galing siya sa isang kilalang pamilya, at may hawak sa isang important at prestigyosong posisyon sa kumpanya. Maraming pamilya sa Niemhi ang nais mapalapit sa kanya, pero wala silang makitang magandang pagkakataon. Sa sorpresa ng ilan, pumunta siya para batiin si Senior Zimmer sa kanyang kaarawan. "Senior Zimmer, may regalo po ako para sa iyo," sabi ni Don habang ngumiti. Nang binuksan niya ang regalo, marami ang nagulat. Sa loob ng regalo ay isang tsyeke na may 880,000 dolyar. Isa sa Niemhi, ang ganoong halaga ng salapi ay ginagamit sa isang marriage proposal. "Senior Zimmer, pumunta po ako dito para sa isang marriage proposal. Matagal na panahon ko na pong gusto si Mandy. Ako po ay umaasang tanggapin niya ako at pakasalan ako." Ang lahat ay nagulat sa mga pangyayari, si Mandy ay asawa ni Harvey. Wala bang pakialam doon si Don? Hindi siya nagpakita ng kahit anong respeto kay Harvey. Ngunit pagkatapos ng labis na pagsasaalang-alang, si Harvey ay isang inutil na manugang na inampon. Bakit siya kailangang respetuin ni Don? Hindi nga natatakot si Don na baka ma-offend niya si Harvey. "Alam kong biglaan ang mga nasabi ko, ngunit hindi ko kayang makita ang mahal kong si Mandy na kasama ang isang inutil na lalaki. Senior Zimmer, umaasa po akong tanggapin niyo ang aking alok," sabi ni Don habang ngumiti. Tumalikod siya at nginitian si Mandy habang paalis. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi kailanman tiningnan ni Don si Harvey, wala siyang pakialam kay Harvey. Pagkatapos niyang umalis, ang lahat ay nagsimula ng mainit na usapan. Si G. Zander ay isang department manager sa York Enterprise. Mataas ang pwesto niya. "Narinig kong isang desisyon niya ay pwedeng bumago sa kapalaran ng isang maliit na negosyo, pwedeng ikasira o ikayong nito ang swerte ni Mandy. Kung pakakasalan niya si G. Zander, mas makakabuti sa kanya kaysa sa walang kwentang si Harvey. Kung matutuloy ang kasalan, makikinabang din ang pamilya natin." Ang nakababatang kapatid ni Mandy, si Cynthia Zander, umabant siya at nagsabing, "Harvey, hindi ba gusto mo ng scooter? Kung willing kang makipaghiwalay sa ate ko, ako na mismo ang bibili ng scooter para sa'yo bukas. Gusto mo, ayos, maganda ang sinabi ni Cynthia. Hindi ba gusto ng hampas lupang ito ng scooter? Ibibigay natin ito sa kanya. Hayaan siyang sumang-ayon sa hiwalayan." Kumislap ang mga mata ni Senior Zimmer. Tumingin siya kay Harvey at sinabing, "Harvey, kung willing kang makipaghiwalayan kay Mandy, tiyak na mabibigyan kita ng higit pa sa isang scooter. Paano kung bigyan kitang 1,000,000 dolyar? Kalaunan, yumuko si Harvey. Ngunit ngayon, sinulyapan niya si Mandy na nasa tabi niya. Umiling siya sa kasinabi, "Lolo, hindi ko po hihiwalayan si Harvey." Lalong nagalit si Senior Zimmer. Dinuro niya si Harvey at pinagalitan, "B*stardo. Hindi mo tatanggihan ang magandang alok. Lumayas ka. Lumayas ka agad. Ayokong may hanggal na dumalo sa birthday party ko." Hindi nakainak si Harvey. Hindi niya sukat akalain ang sobrang hindi magiliw na trato ni Senior Zimmer sa kanya, tungkol sa kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, umiling-iling lamang siya at umalis. Harvey, tila nag-aalangan si Mandy, hindi niya alam kung dapat ba niyang sundan. Nang makita iyon, sinabi ni Senior Zimmer, "Mandy, kung maglalakas loob kang umalis kasama niya ngayon, itatakwil kita at hindi nakikilanan bilang apo ko." Hindi nagtagal ay tumigil sa paglalakad si Mandy. Hindi niya isahan ang papajing malupit ng kanyang lolo, sinabi agad ni Harvey, "Manatili ka, huwag mo akong alalahanin." Kumari pa nang alis si Harvey bago pa makaimik si Mandy. Humalhak si Zack, "Aking bayaw, paano mo balak umuwi? Huwag mong sabihin lalakarin mo pa uwi. Halika, may 1,000,000 ako dito. Hayaan mong maging galante at ibigay sa iyo nito para may pambayad ka ng pamasahe mo sa boss. Huwag kang maayang kunin ito." Pagkatapos, naglabas sito ng 1 dolyar at itinapon kay Harvey, ang mga Zimmer ay nagsipagtawanan. Bahagya nang umisi si Harvey, ngunit nanatili siyang walang imak. Pagkatapos nito, tuluyan na niyang nilisan ang Villa Zimmer. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang lumang
telepono at sinilip ito. May tumatawag sa kanyang numerong nagtapos sa 68. Bahagyang nakasimangot si Harvey, pagkatapos ay binuksan niya ang mensahe at sinulyapan ito. Sir, may malaking problema ang York Enterprise. Umuwi na po kayo at harapin ito. Maraming salamat sa panunood. Maari ka bang mag-comment, like, subscribe at kalimbangin mo na rin ang maliit na kampana para masundan mo ang susunod na kabanata sa ating kwento.